Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart man. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing Linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Makakasama po natin sa ating programa ngayong tanghali, Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. General, magandang tanghali po. Thank you for joining us. Yes, maraming salamat sa pagka-imbita niyo sa akin. Mm-hmm. Alright, General, pag-usapan po natin yung sitwasyon ng mga inmates sa loob ng Correctional Institution for Women at saka pahapuyawin na rin natin no, yung mga inmate natin sa New Bilibid Prison. Opo. Alright, first question, what is the current total number of inmates po sa loob ng Correctional? Sa Correctional na mga more or less 3,000 plus. Mm-hmm. Pero ang capacity lang niya mga 1,000. So, almost 3 times 3 na yung capacity. Mm-hmm. Congestion. Oo. Alright. So, 3,000 yung dami ng, yung bilang na meron tayo ngayon na inmates sa loob ng Correctional. Mm-hmm. Pero 1,000 lang talaga yung allowed, no? Kasha. Yung capacity. Oo. Alright. So, ano po yung mga, syempre, familiar naman na tayo, no? Sa lahat. Sa congestion, oo, no? Oo. Sa mga ganong problema na dala ng ganitong sitwasyon ng ating mga inmates sa loob ng Correctional. Ano po yung mga specific na problema na dala nito? No. Bukod of course, sa congestion. Congestion, damay-damay na lahat 'yan eh. Sanitation, pagkain, syempre health, no? Kasi kung walang espasyo, may isang magkasakit lang diyan, hawa-hawa na. Mm-hmm. Kaya talagang yung congestion brings a lot of problems, no? Related problems which boils down to mismanagement, disorder, tapos lack of funds, no? So malaki ang effect nito yung congestion. Mm-hmm. All right. Sa loob po ba ng Correctional, meron ba tayong mga like classification? Halimbawa, dito yung mga ganitong uri or like ng mga inmate, like separate ba sila or magkakasama, halu-halu na dahil 3,000 lahat sila eh. Tapos 1,000 lang yung capacity. Paano po yung pag-organize, syempre? Depende kasi yan eh. Kina-qualify sila sa isang kulungan, may categorization na ito medyo dangerous ito sa so maximum ano ito compound, may kanya-kanyang compound yung medyo alanganin yung mukhang hindi pa siya makokontrol kaagad o matuturuan kaagad o matigas ang ulo o medyo may pinagdadaanan na napaka traumatic. Mm-hmm. So nilalagay muna sa maximum. So, ang usually, pag maximum, dalawa, tatlo lang kayo dapat sa isang selda. Mm-hmm. Tapos sa medium, yan yung mga nakaraos na pero may pinagdadaanan pa rin na hindi pa rin maka-move on. So, sa medium naman yan. Pag nilagay mo naman sa medium, mga 8 hanggang 10 sila magkakasama. Mm-hmm. And then, of course, yung minimum, yung malapit na lumaya, naka-move on na, umaattend na ng mga reformation subjects o reformation na activities, sinilalagay naman sila sa minimum compound na ang magkakasama mga 10 hanggang 20 sila sa isang selda. Mm-hmm. Oo. All right, ganun so ang categorization nila, pinaghihiwa-hiwalay. Mm-hmm. Oo. Currently, nasusunod po ba yon? O sa sobrang dami? Sa sobrang dami. Tumisan nga, nakakayang aminin talagang nagkakasiksikan sila. Mm-hmm. Kaya nga, ito mga, nung pag-upo ko, in-open up ko sa public through the media, makita nila yung sitwasyon. Mm-hmm. So mabuti naman, napapag-usapan na rin ang lipunan. And then nga, ngayon, dahan-dahan na realize ng gobyerno na hindi talaga
kakayanin kung mag-stay sila dyan sa ganyang sitwasyon at lalala ng lalala ang problema. Kasi nga, historically, 1973 yung pinakahuling kulungan na pinagawa. Mm-mm. At yung kulungan na yon 1973? Oo. Yun po ang pinakahuling kulungan. At ang nagpagawa pa ng kulungan yan, ang tatay ng Pangulo natin, yung si Ferdinand Marcos Sr., President, 1973. Ang panahon na yon 12,000 lang ang kasya. Pag pinagsama-sama mo lahat yung mga kulungan, na because nga nagpagawa nung panahon na yon kasya naman, maayos naman ang pagpapatakbo. Pero after so many years, after 50 years, na nakalimutan yung Bucor, 52,000 na kami ngayon. So 40,000 ang na talagang hindi dapat ina-accommodate. Pero dahil nga sa mo ilalagay yon, sinisiksik mo na lang sa mga kwarto yung sinasabi na nag 2 to 4 lang dapat magkasama. Baka 20 na nandiyan yung sinasabi natin na 10 hanggang 15, baka 40 na nandiyan. Tapos yung gusto lang na da pwede dyan na 20 hanggang 15 to hanggang 20, baka 50 na. So talagang kung ano na sila. And then dumating nga yung panahon, nagpagawa ng gobyerno, building lang. Yes. Pero walang mga partition. Mm-hmm. So ang mga preso, ang nangyari, para magkakaroon kami ng sila. Magkakasama sila na pipiliin nila o tayong tatlo kakasama. Gumawa sila yung kubol. Mm-hmm. Kaya naggawa sila, iba, ito, bakanting space ito, o gagawa ako ng isang silid ko dito. Sila na lang po mismo. Sila na gumawa. Hanggang naggawa po, hanggang po, 3 floors. Mm-hmm. So kung makakabisita na kayo, mamamangha kayo sa, kumbaga, ano, resiliency din ng mga preso na magkaroon sila ng privacy. Pero dumating naman ng punto, yung mga kwarto nila, pinaglalagyan nila ng dingding. Hindi ko na nakikita ngayon. Mm-hmm. Kung nagsusugal sila, nagda-drugs, o whatever, gumagawa ng mga patalim, o whatever, no? Pero so, di ba ho, yung paggawa nila ng you know, yung harang na yon, kung ano man po yung ginagawa nilang ways para syempre magkaroon sila ng like privacy. Hindi naman ho talaga necessarily obligasyon no ng mga preso. Kumbaga, obligasyon din naman po talaga ng ating gobyerno. Kasi syempre, alam mo naman, lahat yan, 52,000, may kanya-kanyang ugali yan, may kanya-kanyang pinagdadaanan yan, may kanya-kanyang problema yan, may kanya-kanyang paggising yan na naisip nila yung nangyari sa buhay nila, bakit sila dumating sa punto na yan. So, yun ang challenge ngayon. Paano sila magkaroon ng mas maluwag na lugar, mas makapag-concentrate sila sa pagbabagong buhay nila. Lately, yun nga, naggawa ng batas na 2013 para i-address ito kasi nga napabayaan ng for the last so many decades, ginawa na i-modernize yung Bucor. Ang problema, bago na implement itong RA 10575, mga inabot ng 6 na taon yung implementing rules and guidelines. So hindi pa rin na-implement. Noong 2019 naman, maalam nyo naman, nagka-COVID, o nagka-problema din sa Bucor. Ultimong yung former DG nakasuhan or murder. So ngayon pa lang, actually ngayon ko ako pa magsisimula pa lang ano, lahat ng problema sinalo ko, magsisimula pa lang kasi maniwala ka, may isa diyan na civilian siya. No? Binigyan siya ng pagkakataon na maging uniformado. Ang kinuha niyang rango, general. Pero hindi talaga siya prepared para maging general. Kasi di ba sa uniform personnel, dadaan ka sa second lieutenant. Yung iba kumuha ng rango na full colonel. Pero nga, walang training. So, bukod pa sa problema ko sa tao, sa PDL, problema ko pa sa mga
tao ko nag-uniform, nagsuot ng uniform. And then of course, problema ko pa ngayon yung facilities. So, 100,000 ang problema kong hinaharap sabay-sabay. So, yun ang mabigat ngayon na hindi na pinagdadaanan ng Bucor. Of course, lahat yan kasama na rin pati yung mga PDL. Nagtanggal po tayo ng mga personnel from Bucor specifically. Ano po ba yung mga kinaharap nating problema sa mga tauhan po ng Bucor? Yun nga, unang-una, because nag-apply sila doon sa position na yon, na inalaw naman sila na hindi pa sila qualified for that position, dahil nga nagkaroon ng batas na ganun, pinagbigyan naman sila ng 5 years na mag-prepare, na kailangan nila may training, may schooling, o pumasa sa CSC or Civil Service Exam, and then of course, college graduate. After 5 years, almost 1,500 yung invalidated, yung mga kumuha ng posisyon na akala nila pwede sa kanila. Mapwede sa kanila, na pinayagan naman sila ng CSC, but within 5 years, dapat makumpleto nila yung lahat ng requirements. Yun, hindi nila natapos. Mm-hmm. Tapos may 300 ako ngayon ng for attrition. E pag sinabi naman na attrition, yung nag-apply ka sa trabaho na yun na dapat college graduate ka at saka civil service eligible ka. Yun, may mga 300 na taong ganun, naglakas loob, ba't hindi nila na fulfill within 5 years. Kaya matatanggal sila sa trabaho. Mm-hmm. Oo. Pero ngayon, last year, napagbigyan sila ni Secretary Boying na, sige, extend ko ng 1 year. Tapusin niyo yung college degree niyo and then ipasa niyo yung civil service eligibility. Hopefully, may pasa nila this coming year or next year. Mm-hmm. Kasi yun na po yung time date timeline na para hindi sila matanggal sa sa serbisyo. All right. Yun po yung pinaka kumbaga yun yung major problem natin as of now sa ating mga opisyales, no. Mm-hmm. Kasi sabi niyo nga bukod dun sa mga inmate, bukod dun sa mga facility, mismo mga opisyal ng Bucor nagkaka-problema tayo. Maliban po doon, may mga ipababang issue sa ating mga personnel. Of course, yung value formation nila kasi importante dito integridad . Yung siyempre, nandiyan yung preso, tutuksuhin ka niya na, sir, baka pwede naman ganito, ganyan. Magka-cellphone ako, whatever. So, yung kaalakaran dyan na pag nabigyan ng cellphone, babayaran nila yung pagpasok ng cellphone. So, and then of course, kanya-kanya silang gusto nga nilang masarap na buhay o magandang buhay. May mga illegal naman na gusto nilang gawin. So, yun ang na-challenge yung mga tauhan natin sa Bucor. Mm-hmm. Based on our recent data, ilang opisyalis po ang nire-record na gumagawa ng ganitong mga bagay? O, mga siguro, sa investigation ko, mga 20 na. No, 20? Na, 20 na huli talaga na maharap-harapan na nagko-commit ng violation. Mm-hmm. Yung paano pa yung hindi nahuhuli, nakakalusot. Mm-hmm. So, yan yung mga challenges na hinaharap ko ngayon. Sabay-sabay. Ano po ginagawa sa mga personnel na ito? Agad namang tinatanggal sila? Oo, na inimbestigahan ka agad. And if it warrants na pwede matanggal sa servisyo, nire-recommend namin. Kasi aakit pa rin yung kanilang pagtanggal sa servisyo. Kasi civil service, sila. Mm-hmm. Covered sila ng civil service. Mm-hmm. So, hindi katulad sa military, pagka may martial powers yung commanding officer, kahit ano pa lang yun, company commander, o kung pinakamababang posisyon, pwede niya kaagad na paalis sa servisyo. Siya na mismo magre-recommend. Mm-hmm. Tapos, problema ng sundalo na natanggal ng servisyo, mag-appeal. Ito, kailangan na i-appeal mo muna yung pagtanggal mo sa kanya sa higher office. Mm-hmm. Ipapakonfirm mo kung papayagan ka. Mm, okay. Sa 20 kataon na yun, sir, may natanggal na ba? Mga 2-3. Mm-hmm. Oo. And then yung may mga pandating pa. Kasi nga talagang parang dereliction of duty yun. Mm-hmm.
Doon lang sila, yun ang trabaho nila, doon sila binabayaran, eh doon pa sila nag-fail. So talagang, kumbaga, ano, mortal sin yung nangyari na ginawa nila. Mm-hmm. What about fulfillment of duties, sir? Other issues or problems sa ating mga tauhan sa Bucor? Kukunti lang naman ito, mga tawag natin, kung ano, pasaway, kung ayaw magbago ng ugali. Pero all the rest naman, makikita mo naman na nagsusumikap sila na ibagbaguhin yung kultura. Kasi kultura yan. Sabi nga ni Professor Narag, tatlong problema mo dyan sa Bucor. Structural, yung kulang ka ng facilities. Mm-mm. Organizational, kulang ka ng tao na qualified. And then of course, behavioral. Yung kultura dyan na parang ano yan eh. May code of silence sila eh. Pag may nagkamaling isa, lahat tahimik. Although alam niya kung anong pagkakamali. O kung may, kahit pati mga PDL, pag pinagharap-harap mo sila, walang magsasalita. Kasi pag nasalaman na ikaw nagsusumbong, delikado ka naman doon sa ibang mga PDL. So, kailangan, malakas ang intelligence mo para mamomonitor mo lahat ng ginagawa sa loob. Alright. Nabanggit niyo po kanina, nasa 50,000. Tama po ba? 52,000. Baka 53,000 na yan before the end of the year. Kasi nga, ang nangyayari naman... Sa lahat po yan, no, ng ating facilities. Oh, isa, tama, mabuti nabanggit mo yan. Kasi hindi naman tayo, ang gobyerno naman gusto, kailangan palaya, pinapalaya na eh. Ang problema, kapalaya kami 1,000, ang nakukulong, 2,000. So, may utang. O mga ano, hindi mo talaga madidecongest. Kailangan talaga magpagawa ka ng kulungan. Not unless na, yung may summit nga eh, yung 5 and 6, o 6 and 7, may summit ang Supreme Court, magsasanib pwersa na yung Supreme Court, DILG, tsaka DOJ. Paano pag-usapan yung napapakulong. Kaya sabi po ni Secretary Boying doon sa mga prosecutor. Ano po specifically yung pag-uusapan doon sa... Pag-uusapan ni ang sabi nga ni Secretary Boying, kung hindi nyo naman kayang mapatunayan na talaga siya nag-commit ng crime, mahina ebidensya nyo, huwag nyo na ituloy. Huwag nyo na ituloy. And then of course, yun nga, doon naman sa mga nakulong na, parang gusto niya naman, ano, kung pwede, ibabaan na yung piyansa, yung bail. Para yung mga nakakulong, kung sabi yata, napag-uusapan pa, kung may baba hanggang 10,000, baka kaya ng mga nakakulong magpa-bail, magbayad ng bail. And then of course, yung nga, sa amin, on the side naman yung mga nakakulong, turuan sila ng mabuti na reformation para hindi na sila babalik. Mm-mm. Baka pag pinalaya, matutokso na naman, gagawa na naman ng krimen, makukulong ulit. Mm-hmm. So yun yung mga pag-uusapan dito sa mataas na level ng gobyerno. So 52,000 sir, yung mag 53 na nga, no, nabanggit nyo. Pero ilan lang ba talaga dapat sa lahat ng facility natin? 12,000. 12,000. Oh, kaya sobra na ng 40,000 eh. Sobra na yung sobra na kaya lang na hindi na kayang i-absorb. Alright. Nabanggit niyo po kanina yung mga problema, organizational, structural. At saka behavioral. Alright. Or sa cultural. Sa usaping po ng problema pagdating po sa mga structural problems, yun nga sa mismong facility natin, ano pong ginagawa nating hakbang para masolusyon na naman ito at para ma-address po yung mga issue dito? Dahil yun po talaga yung problema eh. Dahil kulang talaga. Ang ginagawa natin, ine-extend namin yung mga barracks o yung mga kulungan out of MOE na. Kasi dapat pag nagpagawa ka ng isang building, capital outlay. Last 2 years ago, nagbigay naman yung gobyerno about 1 billion, pero hindi nga natapos yun. Yun yung naging kaso. 1 billion, sir. Oo. 1 billion. Kailan po? Last year po. Nung pagpasok ko. Pero hindi naman natapos ito, kaya nagkaroon ng kaso yan.
na file. Ngayon pa lang natatapos. And then of course, ang pagkaalam ko, si Senator o Senate President Zubiri, napakiusapan siya na magbigay ng seed money. Mm-hmm. Ang program fund yung $1 billion na napag-usapan sa Senate hearing, kakatapos lang po yung Senate. Sabi niya, nag-allocate ako ng $1 billion ang program kasi just in case may dumating na pera sa gobyerno, magdadagdagan ko. Pero nagbigay siya ng seed money na $200 million, yun, papagawa yun. And then of course, may mga project dyan na hindi pa natapos, na narilisin ng pondo, mga 200 plus. So yun yung... 200 million po? Oo. Pero kasi pag magawa ka ng isang building ngayon, more or less mga 150 million. Okay. Ang magkakasya dyan, mga kung pag-tipi ano yun mo, hanggang 700 to 750. Mm-mm. Ang kasya dun sa isang building. Oo. And then of course, yun nga... problema kasi wala naman na ibibigay na kapalit yung mga PDL eh. Kumbaga ano, pabigat sa gobyerno. So ang naisip ko ngayon, dapat ang aking pag-project ko to reverse the situation in 5 years time, yung nakalimutan yung Bucor for the last 50 years. Pero in 5 years time, para ma-turn around mo yan, tatlong bagay ang dapat mangyari. Unang-una, maging relevant yung mga PDL. Kasi gumagastos tayo ng 120,000 kada isang PDL per year para pakainin, turuan, bigyan ng mag-aayos na buhay o reformation. So, to make that happen, kailangan maging relevant sila. And the only way na magiging relevant sila is mapakinabangan din sila ng gobyerno habang nakakulong. Kaya naman, yung lupa natin sa Iwahig, 28,000 hectares na pwedeng tamnan, dun sila ngayon nililipat. Mm-hmm. Sa December 5 nga, meron na silang initial output, kumbaga ano, papakita na pupunta ako ng Palawan, ipapakita doon nila kung ano na yung naitanim nila, worth about 10 million worth of products na yung na-produce nila, yung mga baka na inilagaan for the last 1 year na nandun na rin. So they become relevant. And kaya sila nagiging relevant kasi sila yung tumutulong sa food security. No? And then of course, and then yung Bucor naman to be sustainable. O, kasi may property kami ngayon sa Davao. Kumikita siya ng about 20 million a month because nililease yung lupa namin. And then yung lupa naman na yun, tinatamnan ng banana for export. And kung may kumikita pa rin yun, may earnings yun, may share pa rin kami. Yun ang gusto namin ngayon, maging model sa lahat ng regions. Kasi 16 regions yan o 17 regions yan. Kung ganun ang magiging sistema na each region can produce about 20 million pesos a month, malaki ang more or less mga 3 billion a year ang mas mag-generate ng funds ng Bucor for the maintenance. Hindi na, kailangan na lang siguro kung gagastos ang gobyerno yung pangpapasweldo na lang sa mga tao ng Bucor. Pero yung pagpapakain sa Bucor, ng mga PDL, and then pagpapagawa ng building, kaya na ng Bucor yon. Kasi nga nakakapag-generate ng income ang mga PDL. Mm-hmm. So yung mga PDL will become relevant. Hindi na sila makakalimutan na pampabigat ng tutukuyin na pampabigat sa gobyerno o pampabigat sa lipunan. But dadating ang araw, ang PDL ang nagpo-produce ng pagkain ng Pilipino. Mm-hmm. Oh, and then of course, when that happens, na relevant siya, sustainable ang Bucor, babalik ang respeto sa Bucor at sa mga PDL na sasabihin, oh, yung mga PDL nakakatulong pala sa bayan. Kasi pag may isang lugar na kailangan magtanim, sila ang pwedeng magtanim. Katulad sa, yun nga, sa Iwahig, malaki na yung
na natamnan nila, initial na 50 hectares, eh 28,000 hectares yun. So, malaki ang matutulong nila. Sa Mindoro, meron kaming 8,000 hectares. Of course, sa Davao, may 8,000 hectares din kami. Pero kung yun nga, kung magtutulungan tayo, matutulungan kami ng gobyerno na i-identify yung lahat ideal na lupa, doon kami maglalagay ng kulungan. And then of course, pag tinayo yung kulungan doon, thousands of hectares ang tatamnan ng mga PDL. Magkakaroon na, pati PDL, magkakaroon ng income. Oo. So paglabas nila, may bank book sila na natabi nila yung expenses kasi libre naman nga lahat ng gastos nila doon. Tapos yung kinikita nila, matatabi nila para paglabas nila, may capital na sila pang negosyo nila o pang bagong buhay nila. Sa kasalukuyan, sir, ongoing na pala itong this program that you mentioned sa Iwahig, no? Nakapagtanim na sila sa around 50 hectares out of initial. The 28,000 hectares. Marami nang interesado doon. May pati carbon trading, reforestation. So yung mga lugar na may problema ang gobyerno na forested, na denuded ang forest, pwede rin maglagay doon ng kulungan. Mm-hmm. And then after natamnan na ng mga PDL yan, pwede naman silang umalis na o bantayan na lang hanggang lumaki yung mga puno. So that is how we will make yung ating Bucor relevant, sustainable, and win back its respect na nakakatulong sa lipunan. When do you plan to start this program to other facilities in general? Nagsisimula after this sa Mindoro naman. Sa Mindoro kasi maganda daw ang produce ng mais at saka palay. May 8,000 hectares kami doon. So, yun ang next. No? And then, of course, meron pa kaming lately, nabigyan kami sa Zamboanga ng 1,200 hectares. Pwede rin kami magtanim doon. And then, yun nga, meron kami tinitingnan na lupa sa Mindanao na bakante din, mga about 2,700 hectares. So, pag ito lahat-lahat na ano, na nakuha o na-develop, isasara na natin yung dito, yung sa New Bilibid prison sa Muntinlupa. Kasi yan naman, gagawin ng government center. Government center and mixed use na pwedeng magkaroon ng income din ang Bucor habang nandun ang mga tao. Nabanggit nyo, sir, New Bilibid prison, ay isasara na siya by 2028. Mm-hmm. Tama po ba? Opo. And based on recent reports and data, para gawin siyang 100 hectare open park. Mm-hmm. Tama po ba? Sa prison reservation. So can you tell us more about this, sir? Ang gusto ni Secretary Boying, magkaroon ng open space area that will be the biggest open space or park na 100 hectares. But yung remaining 250 hectares will be a mixed-use government center. Ambao, tinayo yung government center doon, no? Government center. Yung open park po, sir, para saan po itong open park nito? Pang ano lang, kung gusto mo mag-walking, jogging, mamasya, ganun, opens, okay, so gigibain yung New Bilibid prison for this park? Wala. Kasi yung facility natin sa New Bilibid prison, ano lang, 15 hectares lang yun. Mm-hmm. Yung 10 hectares na nakikita nyo kung saan nagsisiksikan yung mga PDL, 10 hectares lang yun. Mm-hmm. So ilang hectares po ba yung kabuuan? 370 hectares yun. 370? Opo. Wala po bang plano na magtayo na lang po ng panibagong building doon para I extend. Para i-extend syempre yung facility para kasi ang balak nyo po, di ba, papadala po yung mga inmates sa probinsya. So since 15 hectares, tama po ba? 15 hectares lang po ang sakop ng facility ng mga inmates sa New Bilibid Prison.
hindi po ba pwedeng magtayo na lang po tayo nang magdagdag po tayo, extend nga po kagaya ng gusto ako, hindi po na po kasi bagay yun eh. Mm-mm. Kasi nung isang beses may nakatakas ng preso, takot na yung village. A high-end village na po yun. Nandun na po yung Ayala Alabang, Portipino, Ibiya, Ayala Pilinbes. Ang lupa po doon, 200,000 per square na. Mm-hmm. So prime lot na po yun. Okay. Napaka, kumbaga sa ano, sayang naman yung lupa. No? And then of course, nagsisiksikan din kami doon. Nahihirapan na rin ang tubig. No? Kasi po ilalim nun, adobe. So mas economical na mailipat sila. Kasi kung doon lang sila, hindi rin naman sila makapagtanim. Kaya tinawag yan munting lupa. Mm-hmm. Mumunti ang lupa. Konti ang lupa. 2 dangkal lang yan. After that, adobe na. So wala ka rin masyadong maitatanim. No? At ang makita nyo yung mga PDL doon na wala, although nandyan ang lupa, pero hindi rin sila makapagtanim ng maramihan kasi nga munti ang lupa. So it will be best, no, na gawin na lang government center ito. Makakatulong ito sa gobyerno kasi wala po tayong, kung ginagawa nila yung New Clark City as a government center north of Metro Manila para yung tigan north, hindi na kailangan pumunta sa Manila para makipag-transaction. Mm-hmm. Ito namang south of Metro Manila, ito namang New Bilibid Prison o Muntinlupa, eh magiging government center sa, specifically sa for south of Metro Manila. Mm-hmm. Pag sinabi pong government center, let's say, lahat ng government offices, department bureaus, nandoon? Pwede maglagay doon. Ng office. Oo. Mm-hmm. And then, it will be technology-driven. Habawa, mm-hmm, ikaw, mm-hmm, tiga DNR ka, mm-hmm, gusto kitang bisitahin, mag face-to-face tayo, pupunta lang ako doon sa government center na yon na one-stop shop. Because of technology, technology-driven kasi yung gagawin natin doon, pwede kitang kausapin, doon lang ako makikipag-transact ng business. I don't need to go to Metro Manila. So nakakatulong ito. Baka decongest kasi kung lahat ng tao pupunta sa lahat ng department within Metro Manila, additional traffic, di ba? Time. Pero kung doon lang sila, may malaking, may konting ganitong kaliit na office, marami na mga technology, susum. Maglalag sila. Yeah, I want to have an appointment with Director so-and-so. So please come to our government center in Muntinlupa. You will talk to him through Zoom or through Viber, whatever. Para makasave tayo ng oras, gastos, sasakyan, pollution, everything. Alright, lahat po ba ng inmates sa New Bilibid prison ay ililipat po sa mga probinsya? Oo, ililipat natin. Kaya nga, kumukuha ko ngayon ng lupa sa north of Metro Manila. Mm-hmm. Hopefully, makakuha ko somewhere in Baysia or in Region 3. No, in the works na rin yan. And then, south of Metro Manila in Region 4A. Mm-hmm. So, hindi ko pa naman na-finalize pero meron na ako mga prospects. No? Mm-hmm. Baka lang mapaaga yung announcement ko. Hopefully, kasi yung lupa namin na prime lot, pwede namin i-barter eh. I-ex-deal. Sabi na, bigyan mo ako lupa dyan. Bibigyan kita lupa dito. Lupa namin dyan sa south of Metro Manila, thousands of hectares. So in the meantime na hindi pa namin gagamitin, bigyan kita 200 hectares, 300 hectares. Pero pagbigyan mo ako ng space dito sa Muntinlupa kasi gusto namin maglagay ng eskwelahan din dyan, whatever. And then of course, may mga offers din sa south and north of Metro Manila. May mga nag-o-offer din. Kasi nga, sinasabi nila, marami ding may mga probinsya eh. Hindi naman lahat tiga Metro Manila lang yung preso eh. Meron din tiga north. So gusto rin nila magkaroon ng
kulungan, yung Region 1 mm-hmm. o Region 2, di ba? Region 3. And of course, yung mga Muslim brothers din natin na may nakulong sila, gusto rin nila magkaroon ng kulungan nila, specific for Muslim offenders. Mm-hmm. Kasi nga may sarili sa Mindanao. Rin. Oo, sa Mindanao. Sabi niya, General, gusto rin namin sarili namin kasi Muslim kami. We have our own religious beliefs and tradition. Gusto namin magpe-prayer ng ganitong oras, ganito-ganyan. Yung kulungan na gusto namin, halal ang pagkain namin dapat. Ganun. Of course, sinusundan natin yun, pero maskip talaga. If they will be brought to their region, mas madali sila makaka-recover yung support system kasi mas madali sila madadalaw. So, all of this will come into play pagka naiplano natin lahat. Alright. Ah, ilang inmates na po ba? Ilang PDL ang meron po tayo sa New Bilibid Prison? Ngayon, 30,000 na sila eh. 30. Oh, mm-hmm. and increasing. Ah, nagkaroon na kami ng moratorium na hindi na pwede magpasok. Mm-hmm. Kasi, so, simula po kailan yun? Yung hindi na nagpapapasok po ng PDL? October. So, lahat ng dumadating dun sa reception center, Reception and Diagnostic Center dun sa Muntinlupa din may office doon. Eh, dahan-dahan naman sila nililipat. Mm-hmm. Sa Iwahig, yung iba, sa Mindoro, kung saan. Mm-hmm. So Dabaw. Nagsimula na po yun? Yung... O, mga 2,000 na yung nailipat ko. Mm-hmm. Alright. Para hindi kasi kung dito ko lahat nila papasok, mm-hmm. lalo magkakagulo, mm-hmm. di ba? Kita mo naman na yung mga may kanya-kanya silang gustong space, yung mm-hmm. space nila, yung breathing space nila ang problema. Mm-hmm. Alright. So 30,000 tapos 2,000 na po yung nailipat sa probinsya, no? Oo. Mm-hmm. So lahat po yun ililipat, no? Oo. Lahat yun, walang matitira sa Muntinlupa. Pati yung CIW, sasara ko mm-hmm. din yun. Kasi 3,000 lang naman yun eh. Dabaw at saka Palawan. Mm-hmm. Doon sila makakatulong na mas presko buhay nila doon. And of course yung Bilislaya natin. Mm-hmm. No, nagdo-double time kami ngayon together with the Bureau of Pardon and Parole. Mm-hmm. Sabi ng Bureau of Pardon and Parole, nung pumunta ako noong isang araw, sabi niya, "Sir, bigyan niyo lang sa amin yung nila, prison records. Makikita na namin doon." Mm-hmm. Kung pwede na sila ipa-parole, probation o palayain na. So, ngayon, mabilis na yung natin. Last time na dati nung pag-upo ko dyan, napapalaya lang natin 300, 200. Yung pinakahuli ko ngayon, almost 1,000. So, baka next month, December, December na pala ngayon. Mm-hmm. Baka mapapalaya ako mabilis. Baka ma-hit ko na yung 1,000 and above. And then, of course, siyempre, may programa rin si Presidente na gusto niya magbigay ng executive clemency. Mm-hmm. Sabi, i-prepare yung papeles. Ayoko naman na pinalaya ko tapos hindi pa pala talagang... Pero may gusto niya yung mga humanitarian. Kasi yung iba dyan, bedridden na eh. Mm-hmm. Nasa hospital na lang. Mm-hmm. And then of course, yung alam mo naman na hindi na tatagal ang buhay. So ibalik mo na lang sa pamilya. Mm-hmm. Siyempre, at least malaking bagay yun na makita man lang nila na bago namatay, na balik sa pamilya o sa kanilang para mabigyan rin nila kahit papano na sumaya naman yung buhay nung kasi iba na naka-wheelchair na eh. Mm-hmm. Tapos yung iba, nagda-dialysis na parang iba, terminally ill na. Mm-hmm. So, yun yung mga pinupus namin na willing naman ng Office of the President na ibigay yung clemency dahil talagang out of humanitarian and health reasons. Mm-hmm. Alright. Bukod po dun sa mga efforts na yun, sa termino po natin, ano po yung mga nakalatag nating plano para masolusyonan yung iba't ibang problema? Katulad nga po ng mga nabanggit nyo, when it comes to sustainability, when it comes to personal, sa PDL mismo, sa facility mismo, ano pa po yung mga nakalatag nating efforts para po
mas mapaigi naman yung sitwasyon ng mga PDL sa loob ng facility natin. And syempre, yung pangalan ng Bucor, yung respeto ng tao sa Bucor, no? Opo, yun po yung, kumbaga, ano, yung first 5 years ko, i-reverse yung sistema natin, no? Ma-decongest talaga sa first 5 years, no? And then, of course, yung next 5 years, kung may pinaplano ko na, para ko just in case na next administration naman, meron din sila. Yan yung lahat ng region malalagyan na natin. And then, magiging food basket yung Bucor. No? Bucor, yung PDL will become relevant kasi dadating ang araw, may shortage ng sibuyas, may shortage ng sile o whatever na shortage, magagampanan na ng Bucor. Pagsasabihin ng DAO, magkakaroon tayo ng shortage na ganito dahil ang demand ganito, ganyan, nag-export din tayo, marami ring local consumption, magtanim kayo ng maraming ganito. So doon, kasi nag-partner na kami sa DNR, sa DA. Ang next na gusto ko maging partner yung the Department of with of course DOJ, siyempre ako implementing arm lang naman ako, bureau lang ako. Ang DOJ makikipag-partner din sa DNR. Okay. Ang dami talaga nakatiwangwang na lupa. Na pwedeng gawing productive. Na hindi naman kailangan na for this year or for the next 10 years or for the next 20 years. So, ayun, katulad nangyari sa Bucor. Yung Bucor na yan, dati na nasa Manila City Hall yan eh, jail. Yan yung old city jail, municipal bureau, no, o Bucor o Bilibet Prison, yung old, yung city jail ngayon na Manila. Nilipat kami, kaya tinawag sa amin New Bilibet Prison. Yun yung old Bilibet Prison nandun sa Manila. So, ganun ang mangyayari. Papupunta kami sa isang lugar na liblib na lugar, na idle land, no? And then after 20 or 50 years, ano na siya, commercial na, alis na naman kami, hanap na naman ng panibagong lugar na bakante, nakatiwangwang, lalagyan na naman ng PDL, doon naman magtatanim. So yun yung mga future plans pa for the next 10 years naman na ito, another 5 years. Okay. Magkano po ba, sir, ang budget na ibinigay sa Bucor? For this year, magkano for po ang budget year, natin? For this year, yung nga, pag dinivide ko nga, kasi lahat naman yung gastos na yan para sa PDL, 6 billion ata yun na ibigay sa amin. Kung kaya yung 6 billion na i-divide mo something, lalabas nga 120,000 kada isang PDL. Hindi, kada isang PDL, kagastos kami para sa mabuhay siya, livelihood niya, reformation niya. So kung malilipat sana at mapapagawa ng panipagong facilities outside Metro Manila. And then ito namang gamit dito. Ito makakalug, yung bababakante naming lupa, maraming interesadong mag-lease. No? Right. Ang lupa diyan na 200,000 pesos na kada isang square meter. Kung sa 350 hectares yan, pag sinuma mo yan sa 200,000, that 700 billion worth of property, no, yung per square, no. So talagang kaya na mag-generate ng income ng gobyerno pag pinalis itong property. Of course, nandiyan pa rin yung government center, yung 100 hectares, kasi kasama yan eh. Pag nag-develop ka pala na isang area, let's say 350 hectares, 30% doon for open space na. So more or less mga yung nga 100 hectares na yung open space mo and then yung remaining pwede mo nang iatado para sa gustong mag-invest. Of course with the government center there, may mixed use utilization na yung lugar. Magkakaroon, makaka-generate din ng kahit papanong income for the government. Sa pagkain pa lang ng PDL, mga 3 billion na eh. 3 billion. Oo, pagkain pa lang yun. PDL pa lang yun. And then of course, papasweldoin mo din yung mga empleyado ng Bucor, civilian in uniform, personnel. So, yun, ganun ang ano.
Alright. I-discuss na lang natin po kahit pahapayaw itong House Bill number 9153, General, no? Yung Contraband Detection and Control System Act. Nasa final reading na po ba ito? At can you parang explain naipasa, more about it? Naipasa na ata yan sa Congress. Lately ko lang rin nabasa. Na kung magdadala, mahuhulihan yung PDL ng mga kontrabando, mapaparusahan sila, lalo silang madidiin. Pero yung nga sabi ko, siguro kung gumawa yung Senate version, gawin natin kung mapatunayan din na na-inkuhuts yung mga Bureau officials, dapat sila rin makulong. Para kasi hindi naman basta-basta may papasok yan kung walang connivance dun sa mga gwardiya. Alright. Last na po, sir, no? Pag-usapan natin kahit pahapyaw lang yung good conduct time allowance sa ating mga PDL. Can you explain this more, sir? Yan, tungkol po ba saan ito? At saka, kasi under ito ng amended articles, no? Ng revised penal code natin. Paano po ba ito nag-work para sa mga PDL natin? Yan nga. Malaking bagay po kasi yan. Halimbawa, ikaw nakulong ka. O ako nakulong ako. Tapos everyday, good boy ako. Wala akong, hindi ako nahuhulihan ng mga illegal mga contraband. Hindi ako nag-illegal activities. Nag-aaral ako. O nag, di ba? Tapos tumutulong ako ng sa reformation. Natatapos ko lahat yung requirements. Nagbagong buhay na ako. No? And then of course, patulad yun, good conduct. Kaya gusto ko rin sila mailipat sa outside Metro Manila dahil pag nagtanim sila, good conduct yun. Alright. So ano pong kapalit nun? So may record sila ng good conduct and then? Parang pag good boy ka o good girl ka, dahil nga nagtatanim ka, nag-aaral ka, yung reformation mga requirements mo, bumapasa ka sa exam nila na okay ka na, na-obserbahan ka mabuti. And then lalo-lalo na kung naka-deploy ka doon na you are producing food for the country, yun, good conduct yun. Lalabas, para madali na lang i-explain. Kada isang araw na good boy or good girl ka, nababawasan ka pa ng kalahating araw. Kalahating araw mula sa sentensya. Oo. No? So kung baba, nakulong, dapat makulong ka ng 500 days. Pero sa, dahil nakulong ka na ng 300 days, yung 300 days nun kalahati, so 140 plus 150 days ka na naman na good boy. So kung konti, mababawasan yung pagkakulong mo. Nababawasan yung sentensya mo, yung good conduct. And time allowance. That's what makes it beneficial sa ating kaya, mga PDL. Kaya nga, dapat mailipat sila sa mga farm. Kasi nga, nakalimutan ng gobyerno, na, of course, yung mga leadership na previous to me, is it's not only a prison. Ang tawag sa, ano, sa Bucor na mga kulungan, it's a prison and penal farm. So, dapat may farm. May literal. Hindi literal. Ito din sa Muntinlupa, prison lang eh. Wala na naman farm kasi nga muntin lupa ang ano, bumunti ang lupa. Hindi ka makakapagtanim talaga na gustong-gusto mo yung sagad na sagad talaga na kahit anong pagkain kaya mong itanim. Alright, General Katapang, we're looking forward for the continuation of those programs for our PDL. Maraming salamat po for joining us on our program. Maraming Sige salamat po. Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Babalik po ang aming programa.